Yo, what up sa inyo lahat, WB Millet, yan tayo muli, andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang kung Marcoleta nahuli ang Kongreso, Jimmy Guban umamin na binunyag sa buhatan Kongreso. At yun, paalala lamang, ito at reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Tinawag nitong si Vice President Sara Duterte ang pag-atake laban sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio bilang political harassment at political attacks. Sa isang panayam ngayong Sabado, sinabi ng Vice Presidente na simula nang umalis siya ng gabinete nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na buwan, nagsilabasan na niya ang nasabing mga issue. Umaasa naman ang ikalawang pangulo na hindi mapapadala o magpapadalang taong bayan sa ingay sa halip ay tutukan daw ang tunay na problema ng ating bansa, hinggil yan sa kahirapan at mahal na presyo ng pagkain. Pakinggan po natin bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung ano dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Bahagi po yan ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Samantala, ginawa po ni Vice President Duterte ang naturang pahayag kasunod po yan ang isinagawang unang pagdinig ng binuong Quad Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso nitong Biyernes doon sa may Bacolor sa may probinsya ng Pampanga kung saan naging sentro ng investigasyon sa mga krimen. May kinalaman po sa kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operator, extrajudicial killings at illegal drugs trade sa ilalim niya na nakalipas na Duterte administration. Dito pinangalanan ng testigo at dating Customs Intelligence o Intelligence Agent na si Jimmy Guban ang asawa ni Vice President Sara na si Attorney Man Scarpio at kanyang kapatid na si Congressman Pulong at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Young sa smuggling o pagpupuslit ng 11 billion pesos na halaga ng Cebu sa Manila International Container Port noong 2018. Samantala, ipinagkibit balikat naman ng Vice Presidente ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa pangalawang pangulo, hindi na siya nagulat pa dahil mainit ngayon ang politika at base sa kanyang kaibigan na nasa kamera, lagi na niya itong pinag-uusapan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, sa dagdag pa nating mga balita, hindi na tumatanggap ng bago pang mga aplikasyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o yung PAGCOR mula yan sa internet gaming licensees. So kaya naman ay yung iba pang mga kahalintulad na platform matapos na ipatupad ang total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sa pagsisimula ng joint public hearing ng binuong Quad Committee dyan sa Bacoor o dyan sa Bacolor, Pampanga, nitong araw na nakalipas, inusisa ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta kung natupad ang mga pangako ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, yung direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikatlong State of the Nation address nito. Ayon kay Philippine Amusement and Gaming Corporation Vice President for Offshore Gaming and Licensing Department Attorney Jaisa Fernandez, itinigil na nila ang pagproseso ng mga applications at karagdagang sites at nagsimula na ang implementasyon ng hiring ban. Nagbawas na rin ng operational sites ang naturang mga platform at voluntaryong nag-a-apply para naman sa pagtigil at doon sa mga susunod na buwan ay inaasahang lilit na ang kanilang operasyon. Ipiniliwanag ni Fernandez na pinag-aaralan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng holistic approach para sa pagtalima sa total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators. Pinagpapasa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mga ito ng comprehensive plan para naman sa pagtigil na talaga ng operasyon ng lahat pagsapit yan ng 31 ng Disyembre, huling araw ng taong 2024. Ipinagsabi na hindi maaaring agaran ang pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operators. Pero hindi kumbinsido si Marcoleta dahil malinaw naman anya sa naging talumpati ng Pangulong Marcos na simula sa araw na isinagawa ang State of the Nation address ay ipinapatigil na ang operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators. Representative from DILG, napakabilis po ninyong umaksyon pagdating sa mayor na Pampanga. I have nothing to do with, I don't know her. Kami po tatlong
ito na ang naiparayag namin dito, wala man lang kung gumagalaw sa DRT, kung kayo po ay magsasampa ng kaso sa umpapa. Pero yung mayor ng Pampan, hindi ko po alam kung ilang dokumento po natin, ang bilis po ninyo. Tama. Ano po ang selective? Tama talaga si Marcoleta, di ba? Pagdating kay Alice Guo, pagdating sa Pogo, pagdating sa any connected na issue sa mga Duterte, ang bilis. Sobrang bilis. Mabilis pa sa alas 4. Pero sabi ni Kong Marcoleta, sa ibang mga issues, sa ibang mga, diba, sa iba niyang mga reklamo, wala man lang daw aksyon. Yan na yung problema ngayon. Pag mga issue na madadawit ang mga Duterte, mabilis. Pero sa ibang issue, Next, may witness na naman. At ang witness, galing na naman kay Trililing. Ah, Diyos ko. Nakailang hearing na ba yan? Na kunwari, itong si Trililing may bit-bit na witness. Anong nangyari? Ito, second question ko lang. You mentioned about the politician, Pat Chipulig. You really asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Aguilera? Politician? No, you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refuse to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Huh? Sino po? Ex-senator. Sino, please? Pag-iano na po? Si Ex-Senator Trillanes. Ex-Senator Trillanes. Yung Ed, yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba akong telepono. Pakiexact ko lang po. Who called you? I called you? I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tano, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Kakulong na po kasi ako eh. Para NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. Heto na naman tayo, paulit-ulit, paikot-ikot, di ba? Yung mga akusasyon nila, di ba, kay Pulong Duterte, pati daw dun sa kay Carpio, no, yung husband ni Inday Sara. Paulit, paikot-ikot. Diba, nag-hearing na yan dati. Tapos, ito na naman sila ngayon. May witness na naman sila. Tapos, si Trillanes daw, no, ang nag-push sa kanya na lumutang at mag-testigo or mag-witness. Sus! Diyos ko! Sus, todo nyo na yan. Diba? Itodo nyo na para magkaalaman na kung ano ba talaga ang totoo. Kasi lahat ng mga akusasyon nyo sa mga Duterte, naghiring-hiring na nga yan dati, diba? Wala din namang napala, wala din namang napatunayan. Tapos ngayon, eto na naman sila. Hiring-hiring na naman. Pati itong gobyerno na to, nagpapaniwala kay Trililing, ha? Itong gobyerno na to, kung ano-anong mga hinihiring na mga walang kwentang hiring. Diba? Yung totoong suliranin at problema ng bansa, hindi nila matugunan, ha? Pero pagdating sa mga Duterte, ay grabe, no? Talagang hinihimay-himay pa nila at binibigyan pa talaga nila ng panahon. Ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guan. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao. So she is very close to the personalities na pinanggit ni Jimmy Guan. So in that note, I really believe this statement. Then Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guan, considering na ito talagang may kasalanan. Wala namang kasalanan rito. Kaya, yeah po. Wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nakita ng mga business partners ni Alice Wong? Your Honor, ako na po ang nag-aaboy. Kasi bilang empleyado at regular po akong empleyado ng customs, iniwasan ko po na ma-influensya na ko tang todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na ako, kinakako na po kusok na tayo eh. Okay na kakayo, sabi ko, kaibigan. So normal na po, hindi na po ako nakikipano na makaharap po sila. Naman po nagkaroon ng katapang kakataon na kayo ay kinausap ng tatlong business partners niya? Hindi. Hindi po. Tapos yung meeting ninyo, dito sa pinabit ni mo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang
beses kayong tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na na-out na si Henry, si Small na talaga tumatawag sa direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman kagad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun lang kagad. Dahil alam ko nila na operatiba ko ako ng CIS. I have a team, I'm handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa Bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small. Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po, kundi lang po sana nasira at ako lang nasabi ko po kung ilang bisis tumatawag. So in short, Mr. Chair, itong si, kailangan po Mr. Chair na ito ay sumipot dun sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at sa doon sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abelliera doon sa kaso? Eh, very clear naman siya ng facility. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan. Wala po sila. Michael, hindi ko pa po nilalabas siya during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban. Grabe, no? Sabi pa ni Pimentel, naniniwala ako kay Jimmy. Ay, Diyos ko, alam mo, Pimentel, bago ka maniwala, ebidensya muna, yung konkretong ebidensya. Diyos ko, diba, pinagtatanggol pa niya si Jimmy at sinasabi pa ni Pimentel, grabe ang nangyaring injustice kay Jimmy. Sus, Diyos ko, mas marami pang injustices ang nangyayari sa mga kababayan natin kesa dyan kay Jimmy. Grabe, sobrang tagal na yan na issue. Diyos miyo, no, 2018 pa yan. Di ba may hearing na nga dyan? Tapos sinalungkat nyo pa ngayon, Diyos ko. Di ba? O ganito na lang, anong nangyari dun sa pinagmamayabang yung tunituniladang na kumpiska daw ng gobyerno? Yung sa Batangas, kamusta yung driver ng van? Yun ang pag-usapan nyo, kasi yun ang latest. Pero bakit bumabalik kayo? Halata mo talaga sila mga lods. Imagine mo, 2018 pa yan na issue, Diyos ko. May hearing na nga dyan eh. My God, recycled issue. Nakakatawa. Para ano, wala na. Alam na natin yung karakas ng mga kongresista ngayon, di ba? Nagre-recycle sila ng mga issues. Nagdadala kunwari sila ng mga star witness kuno nila para ano, para magdrama, no? Para talagang mag-create na naman ng ingay at para masira lang talaga ang mga Duterte. Diyos ko, alam mo Pimentel, ang daming problema sa Pilipinas, 'di ba? Ang daming issue ngayon sa Pilipinas. Bakit ang binabalikan yung issue yung dati? Tapos na yan dati. Ngayon mag-focus kayo kasi yung mga pangunahing bilihin ngayon, ang bilis tumaas, tapos wala kayong solusyon. Yung mga totoong problema sa bansa natin ngayon, wala kayong solusyon. Ha? Ang pinaka nakakatawa, yung mga pinagagagawa niyong issue, 2018 pa yan. Wala na kaming pakialam dyan. Ako, siguro po yung magandang sabihin rin, kami din yung mga hinahanap na friends ni Sen. Lisa sa Senado. No? So that's the other name po na tawag sa amin. Of course, si Sen. Lisa po is in the minority sa Senate. No? And she's doing a good job in the minority in the Senate and Senator Pimentel. But kami po, this run is an independent run. Ang ibig po sabihin ng independent ay hindi ko kami kumihiling sa dalawang malaking grupo po ngayon na nag-away-away na. Ang administrasyon at ang grupo po ni former President Duterte. At palagay po namin, marami sa mga kababayan natin, naghahanap rin ng ibang klaseng espasyo na hindi kailangan mapilitan, pumili lang sa dalawa. Meron naman pong ibang grupo na pwede po salihan. So sino yung ibang grupo na yun? Kayo? Now! Never! Ay! Diba? Never! Ano akala nyo? Mananalo kaya? Sabi pa nila, good job ang ginawa ni Senator Risa sa Senado. Ano akala nyo? Sa pinagagawang drama ni Risa Ontivero sa Senado, mananalo na kayo? Kita na namin kung papaano kayo. You had so many years para patunayan sa Pilipino.
pero wala naman. Ayun, at may sagot agad si Pulong Duterte. Patungkol doon kay Jimmy Guban. Diba, na star witness ko no? Diba, sa naganap na hearing sa House of Representatives. Sabi ni Representative Paulo Duterte, hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Wala kaming any transaction o ugnayan, kaya walang rason na siya ay pagbantaan. Kung babangkintin man niya ang pangalan ko, klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. Grabe mga lords, no? Talagang gagawin nila lahat, di ba? Para ma-destroy, masira, at maging pangit lang ang imahe ng mga Duterte sa mga Pilipino. Pero alam nyo mga lads, okay na rin yan. Para it will lead na magpa-drug test na talaga lahat. Kung sinasabi nyo drug lord ang mga Duterte, eh, accept the challenge, magpa-drug test kayong lahat. Kasi kakasa ang mga Duterte sa drug. Sabi nila mga lords, mga drug lords daw ang mga Duterte. Okay. So what's the next steps? Pa-drug test na kayong lahat. Diba? Kasi si Pulong na mismo ang nag-inisyatibo niyan eh. Diba? Na dapat lahat ng mga public officials at mga higher ranks ay magkaroon ng mandatory drug test. And kung iisipin niyo lang mabuti, wala naman sigurong drug lord. Wala naman sigurong drug lord ang mag-iisip at mangunguna at siya pa ang may lakas ng loob na pangunahan yung drug test na yan. Diba? Pero since paulit-ulit yung sinasabi, eh, ang mga Duterte drug lords, eh, di pa drug test na yan. Diba? Drug test na yan. Drug lords pala ang mga Duterte, eh, di. Diba? Dapat kumasa kayo sa challenge nila na drug test. Kasi ako, confident ako. Confident ako. Hindi nagdodroga ang mga Duterte. Ewan ko na lang sa iba dyan. Sabi niya, hindi lahat ng drug lord gumagamit ng droga. Oh, bakit mo alam? Bakit mo alam? Nagdodroga ka ba? Alam niyo, napaka-imposible naman yan, di ba? Ang isang drug lord, hindi man lang nakagamit ng droga. Weee. Imposible. Kaya nga yan yung negosyo nila eh. So yan na naman sagot niyo. Diba? Kasi nag-initiative si Pulong na magpa-mandatory drug test lahat ng mga opisyales at mga politiko. Ganito lang yan eh. Imagine mo ha. Diba? Kung drug lord ka, diba? For example, let's say, kung talagang drug lord, no, si Pulong Duterte. Kasi sabi nyo, ang mga Duterte drug lord. Kung talagang drug lord sila, bakit nila ipapamandatory ang drug test aber sa mga malalaking politicians and mga cabinet members and mga officials? Masisira ang negosyo nila eh, di ba? Kasi alam naman natin, mag-amina na tayo, di ba? May mga nasa gobyerno talaga ang gumagamit ng droga, di ba? Kaya napaka-imposible talaga na ang mga Duterte drug lords. Patunayan nyo muna, di ba? Maniwala kami kung meron kayong patunay na videohan nyo, picture or what, di ba? Kasi ang tagal-tagal na nyo na akusasyon nyo eh, di ba? May hearing pa nga yan dati, wala naman. Pero na lang kung nagpapaniwala talaga kay Trililing. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. Ito nga mga kabalits natin na mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. Ito nga, yung nga patuloy umano nga talagang nagiging problema nga umano ng ating bansa. Patungkol nga dito sa droga at talagang yung mga patungkol sa pogo nga. At kung saan naman sa mga inihahain o talagang mga reklamo na iba eh, hindi nga daw matutukan o hindi daw ganun kabilis ang nagiging paglutas o bigay solusyon nito.
ayon niya, no, kaya kung Marculeta ang isa sa talaga nga ipinapahayag dyan, lalong-lalo na nga ito nga mga umanoya patungkol sa mga pogo na to, patungkol daw dyan, no, sa Banban. Subalit nga yung mga ibang reklamo at talagang mga hinaing ng iba, eh talagang hindi nga daw umano matutukan, kagaya na lamang nito nga umanoy pinapahayag nga ni Kong Marculeta nga dyan. No? At dyan yung nga patuloy na talagang umanoy pagbibintang o talagang nais na pagdiin at talagang tuluyang umanoy paglabas at pagsiwalat nga patungkol nga sa umanoy droga nga na itinuturo nga dito sa mga Duterte na wala nga umano nga talagang mailabas na umanoy ebidensya ukol na rito. At patuloy lamang, no, sa talagang pagturo o pagdawit sa kanilang mga pangalan dito daw umano. At ito nga ang isa sa nagiging hakbang na talagang pagsira at talagang umano'y mga tirada at mga ginagawa upang pabagsakin nga umano. Itong mga Duterte nga, no, at yan nga yung mga ilang nga mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. No. At kayo, kanya lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.